dito sa BSB kung PNK ba or PNK na kasi naka-support emblem. So this time, ito na. Paglalam muna namin mga bestiwa, BSB versus Signal Ultra. For BSB, Trevor dito for PNK or Popol and Kupa. Kukay naman din dito or si Cap One. Ayan, narinig nyo na mula sa amin na siya si Hylos. Wilson naman for Johed. Shider Cutie for Lancelot. Demo naman for Xborg. Ito naman sa ating red side, yun ang Signal Ultra 2G na ang gagamit na Esmeralda. Rhea naman para sa isang Natalia Imba DJ. Philippines number 1, Valir nga po pala. Blank naman para sa isang Grok. And Hades ang gagamit ng isang Hellcurt ngayon. Kaya nga, so this time ha, maganda parehas ang bakbakan na naman dito. Pero ang napansin ko talagang bumabalik na rin talaga ang Assassin so far sa lineup, no? So nagpapakita ang dealers na ulit. Oo, nawala sila. Puro mage na, tas dati parang may nausap pa nga dati parang season MPL season 2 Archangel, pinausap nila yung double marksman. Diba may ganun pa dati, Cloud Carry, pinagsasama nila. But anyways guys, ngayon yun yung kinagandahan. Ngayon kasi depende sa rotation nyo, yun yung magiging pinaka ano ng heroes nyo. Yung isang team natin nung isang araw, parang nagwa 1-2-2. Yung Kagura, ginagawa nilang middle lane ulit na hindi support. Pero anyways, yun yung kinagandahan na pagkakaroon natin lagi ng tournaments. Kasi mapanood at makapag-adjust din kayo mga viewers kung ano yung mga pwede nyo gamitin sa mga ranked games nyo. Tama ka dyan. At hindi lang din naman to para sa ating viewers, mga ibigan. Also a favor for our pro players. Nasusubok din nila yung lakas nila kung effective ba or not or whatsoever. So win-win situation sa lahat. Pero eto na, this time around, si Demon sa top lane. Ako po, muntik na. Ay... Kamuntikan. Naku, yun yung kinagandaan pa na ng pagkakaroon ng Esmeralda sa live. Makiramdam mga players natin dito. And so far, para sa ating labang, wala pang casualty na nagaganap actually. Kahit yung damage per second na kaya nila bigay meron. It's just that alam nila yung potential or capability ng bawat kalaban nila team. Pero sa bottom lane natin guys, saktong-sakto fresh blood na kuha dito na Natalia or ni Rhea ng Signal Ultra. Yun, naku po. So, this time, ladies and gents, muntik pa. Crucial para sa team BI, minsan Signal Ultra yung Hellcurt. Kapag ka nagkamali siya ng pasok, automatic kasi may PNK for the crowd control sa possible ma-stun siya. So kailangan ma-burst out niya agad yung gusto niya makuha. Pero si Rhea guys, nandun sa Gedli kanina, nakaabang lang din naman. Pero nakita na siya dito ng players ng team BSB and a kill dito para sa Lancelot ng team BSB ngayon sa ating laro. At kita naman natin, course pathway ginamit na rin. Pero crowd control is real for this PNK. Nahirapan na agad, pero off-cam kill is going to be a kill for the Esmeralda ngayon ng Signal Ultra. Tama ka dyan. So this time nakabasag rin ang Signal Ultra on the top lane. Kumukuha naman ngayon ng turtle. Pero naku po, eto na, Dark Knight falls plus the Falling Star Moon mga kaibigan. So yun, Blank has been taken down. Tuloy pa yata ang boxing. Pero disengage na lang din si Lancelot sa ibang landas na papunta. Ayun, napakalalim din. Pero wala Signal Ultra. Ayun pa, another one. Nakabawi po. Grabe yung crowd control. Feeling ko talaga BSB napakaganda or talaga sanay na sanay sila sa pagkakaroon ng PNK sa lineup ng kanilang team. Kasi kita nyo naman yung crowd control. Tsaka grabe mag-advance si Trevor nung aso niya. Literal na parang yun na lang yung papansin ng kalaban dito. Ng kalaban nila team actually. But anyways guys, kita natin ngayon for team BSB. Napakaganda na nga pinapakita ng performance. Si Rhea medyo ano din pala, no? Medyo mahirap kasi kapag ka nakatapak siya ng booby trap dito ng PNK, automatic pwede siyang maramdaman or makita nito ng players. Pero kita natin bottom lane side, we have 3 players here come from Signal Ultra. Pero nakaready yung ibang players dito ng BSB if ever na magkaroon ng disgrasya dito sa bottom lane side. Grabe. Kaya nga, maganda rin yung maganda yung ano, ginagawa ni Trevor dito. Ito yung kanyang trap dito, kinagamit niya talaga pang vision if ever. So eto na, naku po si Grok, medyo naiwan lang din sa Dreams End and ultimate na rin para sa aso dito ni Trevor, nagamit na. So matagal-tagal pa ulit yan mga kaibigan. Lamang nagamit niya or na-take advantage niya yung emblem talent niya na yun for this Esmeralda. So kita natin guys, this time around for the Esmeralda, tinan naman siya sa bottom lane dadaan. And still, 3-3 ating score ngayon para sa ating laban. Si Wilson together with Trevor ngayon sa ating laban. Purify ay nagamit na. And makakataas pa nga dito si Chujin sa ating bottom lane side. Grabe, mga kaibigan. At another one, pasok in para kay Hades. Shider Cutie naman dito, wala nang buhay. Uy, on point din naman mga besties ang pag-ulti dito ni Hades.
dual purpose kung sakasakali, pero disengage na. Buhay na siya, tapos si Blanco, at least di na rin na-engage din dito for their Grock. At ito na, naupo, pwede ka nang tumakas, pero kuha lang ng Cyclone. Ay! Grabe naman yun, napakalayo ng skateboard niya dun. May tricks. Napakabilis lang, advanced, nakakagulat na lang. But anyways guys, kita natin dito, Turtle is now up for this both teams. So far for Signal Ultra, hindi pa natin na, nakikita na talagang nag-a-advance dito yung health curve nila. Knowing na 3 assists pa lang siya, so as much as possible, kailangan magamit ang kanyang Bounty Hunter spell. Pero Wild Charge guys, nakagamit na dito na isang Grock. And bottom lane side, it's going to be a kill dito para sa ating Esmeralda, plus another kill for this health curve ng Signal Ultra. Habang nangyari yung Glorious Pathway naman para sa player ng Team PSP. And Turtle dito, mas secure ng Signal Ultra. Last incentive para kay Demon, plus a flicker in para sa kanya. The Dark Tide Falls na naman. Naku, ito na ang kalmot na nakakatakot. Pero, hindi pala hindi tumaba. Guys, at si Demon dito, konting-konti na lang yung buhay. May Piraga Armor. Oh, whoop! Yan! Kayang kill! Sa pool, mga kaibigan, tinamaan doon ng second skill ni Kuya Hades natin, but still goodbye time na naman. Pero mukha ko po hindi pa tapos, hindi pa to tapos yata. Pero yung aso dito nakakamoy ng dugo, mga kaibigan, disengage pa din pero tuloy pa din. Ayun, naupo talaga, nagigigil si Trevor, baka nakakalimutan niya, masakit din ng Grock. Oops, ayun, pasok in Chujin, on throw back, and pug, yun. Eto na, nice Falling Star Moon plus a disengage actually for the players dito ng ating dalawang teams, and a gold lead now is on the side of Signal Ultra. Again, for Team BSB, wala pa sila nasisirang Tori dito against the enemy team. And top farmer natin sa ating laban, wow! 5.1k gold para sa isang Hellcurt. So, kita naman natin kanina yung damage na kaya niya ibigay as long as tama yung magiging batong niya ng skills. But anyways guys, for Signal Ultra, nagiging factor siguro dito, meron kasi silang Grock, tsaka meron silang Natal. So, grabe yung vision or information na kaya nilang ibigay. Wards! Pati pang zone out, kumbaga, nandito sa side ng Team Signal Ultra. Unlike for BSB, may pang-initiate sila, pero may hihirapan sila kasi meron namang Valir na pwede mag-ihip ng Sirene Turret dito para mapalayo agad yung Johet na gustong tumakbo. Pero anyways guys, kita natin dito, flicker out for Wilson! Medyo nabitin na din naman, and successfully, Wilson dito, buhay pa rin. Hindi tinitipid ang flicker dito, ladies and gents. So, this time, nahihirapan nga lang ang BSB against Signal Ultra, nakikita naman natin. And look at this Natalia, talagang libre gala lang. Shider, nakikita niya din dito. So, good vision, pero walang mission gagawin. Relax lang ang Signal Ultra. Kailangan lang din naman dito, magbawas lang din ng error. Ano muna sila objective? Kasi dun sila nagkulang nung game number 1. Dun sila na nalugi against the BSB nung game number 1. So, this time, at least, they make see to it na makakabawi na sila in terms of objectives. Hindi na lang din basta-basta sa kills. Oh, kasi pansin natin dito for Signal Ultra, talagang lagi na, oh, napakasakit makikin Hades dito ng Signal Ultra, pero masakit lang din naman. Pero Falling Star man dito para sa isang Chujin ng Signal Ultra, tumatakbo si Trevor para sa kanyang buhay, and a disengage kasi sa may bandang likod, tutulungan pala nila dito si Imba DJ, Glorious Pathway dito para sa isang Hylos. Imba DJ ay mapatay, pero dito si Hades, mga kaibigan, with fall, I mean with attack tag falls, and a killing spree para dito sa isang Natalia. Blanco wala rin buhay, Falling Star man medyo nabitin lang din naman. Nice Guardian's Barrier actually for the Grock na nakatulong. Naiwan si Chujin dito against 3 players, pero napakakunat ng Esmeralda ng Signal Ultra, Ejector, and a possible kill for Wilson. Yun na nga, ng retribution. So yun lang din ang pinaka biggest fear nila if ever na i-contest sila. Pero to sa top lane, naku po, saan ka pupunta? Where to go? Ooh, nice flicker out! Grabe naman, well commended pa din, pero patay pa din, tuloy pa din, backup, on to the point naman din dito para kay Trevor. Pasok out, Mamba out, kumbaga. Pero oops, naku po, aray, talagang di titigilan. Grabe yung aso guys, pero kita natin dito, Glorious Pathway na ang backup ng Team PSP, si Chujin, nandito sa may Gedli, plus samahan mo pa na isa Natalia na magkakaroon ng mega kill para sa kanya. At eto na, Guardian's Barrier for this Grock. Last insight naman para kay Demon and Rhea, natuhog dito with a shutdown for the last of Team BSB. Pero Falling Star man naman, mga kaibigan, kita natin dito si Demon, ang huling hininga ng ating expert dito, nagkaroon pa ng Piraga Armor, and sa ilalim ng Torre, buhay pa rin, mga kaibigan. Pinasok na ni Chujin guys, pero nandito si Impa DJ for the backup and a kill for this Esmeralda. Nako, mga kaibigan, so this time
Mahirap-hirap ang sitwasyon ng BSB 7-11. Ang ating score, napaka-convenient na naman nito. Ladies and gents, look at this fight. Naku po, oop, another one. Chujin dito, wala ng buhay. Patay pa din, 8-11 na ang ating score. Pero, di-disengage yata. Pwede lumaban, dalawa lang to. Pero dinatabuy-tabuy sila. Ito pa sa bottom lane din. There's another an off-cam fight. Naku po. Grabe, ganda-ganda lang nga pasukan dito. Actually, dalawang objective yun for the Hellcurt kasi nakapatay siya ng PNK na maganda gamitin para rin sa teamfight tapos nakasira pa siya ng Torre. And guys, another kill na naman dito para sa isang natalo with that 6-2-1 KDA ngayon sa ating laban. So, gamit na gamit din si paring Rhea natin dito. That is Blade of Heptasis plus a BOD ngayon sa kanyang item. So, another vision na naman. So, kitang-kita dito na Signal Ultra kung sino mag-a-attempt na mag-ano dito, mag-invade or mag-try, mag-contest sa third ay sa Lord na kinukuha nila. Tanga, grabe naman din mga nila is yung Hellcurt or a possible ma-force nila si Hellcurt na gamitin yung Dark Nightfalls para makatakas or para umalis dun sa teamfight na gusto lang gawin. So, kasi si Hellcurt dito talagang grabe na yung damage niya. 405 guys, plus meron ka pang aabangan kung saan manggagaling yung isang Natalia. Oo, nako. Eh, mukhang para silang ang bulag dun, no? Doble bulag. Meron pang Dark Nightfalls kay Hellcurt. Meron nag-i-invy pa si Natalia. Pero eto na, nako po. Lord dito, bumabanat lang din naman ng level 3 tower dito for BSB, pero well defended din para sa kanila. Hindi rin nabasag. So, kayang-kaya, 8-13 ang ating score, 9K gold in favor of Signal Ultra. Item check na rin nga tayo dito for these two teams. Yak! Yun. Okay, so for PNK Cursed Helmet, so na-courage mask pala dito yung PNK. So usually nakikita kasi natin, di ba, yung O-mask, yung additional stunning effect. So tingnan natin guys, for Disjoint naman, nagbubuo siya ng pangalan ito ng Deadly Blade. So antay for this Esmeralda and Signal Ultra, which is actually a gold build kasi wala silang pinaka-mage talaga dito, mage damage for Team ESP. So kailangan talaga nila antay for this Esmeralda kasi kita natin kanina pwede sa teamfight, sobrang kunat talaga niya na kailangan na siyang kontrahin kasi hindi na rin mababurst totally kahit tumama lahat ng skills dito ng isang Lancelot. Kaya nga naman. So, medyo mahirap to para kay Shider Cutie. Paano pa siya makakapatay if ever? 3-4-3 ang kanyang standing. So, medyo lamang na rin ang deaths niya compared sa kanyang kills and assists. So, medyo tagilid na rin ang BSB. Eto na, pasok in na si Chujin, mga kaibigan, pero gusto pa yata. Blank dito, naku po, on-throw backup lang din, pero hindi, disengage ang BSB. Delicates, pero na-stun si Esmeralda Makunachi. Di kakayanin, ha? Oo, sobrang kunat, no? Ang pinukukus nila yun, eh. Si Blank ang kunat din. Actually, lahat, majority yata dito ng pwedeng iba to na normal hit ng BSB. Nakita natin kung ano yung pwede na damage na ibigay sa Esmeralda, pero sobrang kunat talaga. Kung baga isang kuha lang ng shield tapos damage for the Esmeralda, balik lang ulit yung buhay niya dito ngayon sa ating laban. But anyways guys, Falling Star mo na naman si Trevor, nadikitan dito, pero Joehead, nice pasok ka in para sa kanya. Pero yun, gaya na sinabi natin, nakapag unstoppable force pero not enough damage here come from BSB against Signal Ultra. Kaya nga mukhang slowly but surely for Signal Ultra, dapat umabante na sila this time, that mabigyan na nila ng pressure. Pero mukhang di pa natin nakikita sa kanila yun, naglirinis muna lang din sila or nagpapataba siguro. Falling Star Moon nagamit na, so medyo cooldown na rin, cooldown na yan talaga, so, to be exact. Pero to pwede na pagtiyagaan, naku po, na stun na ba na naman mga kaibigan, pero hindi. Binaliwala, naku po, parang yung ginawa sa kanya, pero yun pa rin, naku, ito na, laban, blue buff na lang din, ladies and gents, pasok in na naman si Chujin, naku po, may ulti na pala yun, ginamit na ang Falling Star Moon, ladies and gents, here comes Wilson, Ejector, pero there's a Purify, mga kaibigan, wala pa din, patay, disengage yata, naku po, ang tagal naman nun, pero daming nasayang na skills, ha, naku, wala rin pala. Oops. Wala pang damage, actually, actually, 7 seconds bago mabuhay yung level 2 Lord ngayon for Signal Ultra. Possible siguro isecure na muna nila yung Lord or else mahihirapan sila kasi pagdating din sa late game dito, kapag magkamali ng pasok dito, most likely meron na rin kayang ibigay dito na damage yung X-Borg naman ng Team BSB, which is actually pwede pang counter dito sa isang Esmeralda. Pero Falling Starman, mga kaibigan, kita natin dito, pumasok na naman ang Signal Ultra, last insanity para kay Demon. Pero Chujin, napakakunat guys, yun nga lang, napilitan na mag-wild charge dito si Blank against the player.
years of TPSB at Lord nakuha at na-secure dito na Signal Ultra ngayon sa atin lang. Grabe si Chujin, men! Kaya na may naglalakad dyan. Hindi na pinapansin dahil sa sobrang kunat niya. Pero Wilson dito wala unstoppable force. Habang nangyari yon dito sa top lane side, si Shider Cutie pala ang target na Signal Ultra at napakakunat na ng mga players natin dito, both PNK, pati na rin yung mga tankers dito na Signal Ultra. Kaya grabe, ito na, naupo, pangalawang ulti na yata to ni Demon, na yun, napatay din si Chujin sa wakas. Pero, yun nga lang, level 2. Teammates, pero anyway, so pwede niya nang palitan din yung Raptor Machete niya kung gusto niya pa gawin niya Malefic Roar para dire-diretso pag sira ng Torre dito. And ito pala yung medyo problema for Signal Ultra ngayon. Since meron silang Lord, ang problema naman, hindi sila makakapasok kasi wala talaga silang long range. More on Billy, guys, ang kanilang hero composition ngayon against Team BSB. Pero anyways, yung Lord dito, hininto na ng BSB para hindi na makalapit pa dito sa kanilang inhibitor turret, pero wild charge for Blank just to zone out Trevor dito, mga kaibigan. Pero yun, Lord has been successfully defended by BSB dito against Signal Ultra, and nawala na immortality si Kukai. Pero this thing, ayun, nabato si Blank, nabato shoot. Si Bato, nakupo, shoot sa base, mga kaibigan, 3 points pero buhay pa din, baliwala, nako. Nadali nga ay, magandang panggugulong ginawa doon ni Wilson, pero yun nga lang, buhay pa din, kinaya ni Kuya Blank doon ng tatlong damage coming from the turrets. Pero ito si Chujin, grabe, napakalupit naman pala nito, talagang buy time, grabe, bumay time, napakakunat na nanlilito na, nalilito, 9-14 na ang ating score dito. But still, for BSB, tier 3 towers well defended pa rin para sa kanila. Signal Ultra, I think, better luck next wave, pero dapat wag na nilang bitawan pa ang kanilang advantage na meron sila. Oops, ayun, si Rhea. Pero sana yung ejector nung Johid pala dapat papasok na, no? Na lang, kasi may masakit yung damage siya kay PNK, no? Kanina pa talaga nga pinapasok niya para ma-zone out yung isang PNK. Pero si Blank, guys, nangalahati na buhay ngayon sa ating laban, na pilitan pa mag-wild charge. But this is the Holy Crystal naman for Chujin. So additional damage for the Esmeralda ngayon. Oo nga, no? Ito na. Naku po, si Chujin na naman. Ito yung kanina pa napakakulit at napakakunat. Pero hindi pa rin talaga mabawas-bawasan. Nagkakaroon ng shield. Iba din, mga ibigan. So for Signal Ultra, hindi ko pa masyado nakikita rin how they're going to end this one. Pero tulad nga sabi ni Chantel, wala silang long range ng Signal Ultra. So siguro ang very point dito is baka makapatay muna or pumatay muna sila something like dalawa o tatlo bago sila makabasag. Pero look at this Blank, tanggal ang immortality. Ito na to, tunay na boxing. Dark Knight Falls, inilapag na lang din. Ito na, tuloy pa rin din. Naupo last insanity, tinamaan na si Hage, patay with a double kill para kay Demon. Another one, si Chujin doon, nalambot na. Another two, ayun, na-ejector si Kukai. Pero Imba DJ, oops, hindi na sundot, sayang. Sayang ejector, guys, kasi possible yun, no? Na sana after that bato, okay, nag-echo. After sana nun, pwede sana diretso sundot para makuha si Imba DJ. Pero anyways, guys, ito yung potential na nakita natin for Team BSB to turn things around, knowing na meron tayong Lord ngayon against Signal Ultra. Pero anyways, guys, naku, Falling Star mo, mga kaibigan, pero sa Searing Turret as well. Si Demon dito gusto niya kuha ni si Imba DJ. Uy. Pero si Trevor! Nasunog! Para dito kayo. Nasunog, guys, literal. At si Demon dito halos wala na rin buhay. Wala, if ever meron siya immortality. Pero kita natin dalawang burst damagers dito for Signal Ultra ang pwedeng pumatay sa kanya, and that is going to be a mega kill for Imba DJ ngayon. Yung sinabi nating pabalik na rin ang BSB, binaliktad na nung players ngayon ng Signal Ultra. Grabe, medyo error nga. So kita natin dito. Ay, pero actually comment pala kay Imba DJ, kaya pala top Philippines number 1. Talagang nakatayo lang doon, pero grabe yung crowd control damage na kanya ibagay against Team DSB. So ito na naman tayo sa bakbakan na medyo matagal ang pangyayari kasi napakakunat ng mga players natin, guys. This is 22 minutes ngayon na mapanood natin ngayon sa ating laban plus a Lord. For BSB, kailangan hindi masira talaga to kasi lagaboom! Basok lang din. Basag, grabe. Hindi na binaba ang espada. Parang katawan lang yung pinambangga. Basag na yung tore. Pero yun nga lang dito si Blank. Patay na bagaboom din dun, mga kaibigan. Sa bottom lane, basag na lang din. 13-17 ng ating score. BSB still holding their base. Medyo mahirap to. Signal ult. Ka-execute pa to. So, tingnan natin. Ito na. Naku po. Si Blank, nakita nila. But there's a backup. Nagtatago lang yan. Relax lang. Relax lang. Tago lang yan. Kalmado lang dapat kayo lang. Kalmado lang. Guys, sawagat tong laro, guys. Dito ka dapat natatandaan na dapat lagi lang kayong kalmado. Kasi pa nagkamali kayo na pasok, mahirap at talaga kayo. Oo nga, no? Yan kanina for BSB, nabaliktad nila. Pero since gusto nila parang wipe out against Signal Ultra,
nabaliktad na naman yung laban. Pero for Signal tama. Ultra, napakaganda na pinapakita dito ng mga performance ni Inba DJ. Actually, for Chujin din. Kasi grabe yung sustain na binibigay nila. At kita naman natin yung damage nila dito against Kukai, which is a high loss actually. Para ngayon si sa ating laban na nga lahat eh. Pero ito na, the Dark Ten Wolf, mga kaibigan. Nadikitan ni paring Wilson. Si Hate has na ng buhay. And na-disengage for Signal Ultra ngayon sa ating laban. Kasi si Demo na iwan dito. And gaya na sinabi natin, kalmado lang ang buhay. Kalmado lang, relax lang, ladies and gents. Pero to si Chujin ang nakita dito. Naku, may si Holbert dyan. Pero baliwala, maunat. Yes, mabagal lang kanyang, ano, mabagal lang kanyang regeneration or yung pagdagdag ng kanyang HP. Pero maunat eh. Maunat si Esmeralda. So it's still the same. Mahirap pa din patayin. But for this fight, naku, grabe. Pati si, even si Wilson, tinitipidad din talaga nila yung kanilang glorious pathway. Hindi nila ginamit most likely kung di rin talaga kailangan. And on the other team fight naman sa top lane, kung nakita nyo, si Hades doon halos wala ng buhay nung naadikitan ni ano ni Joehead. So damage is real na rin para kay Joehead dito, at malambot lang din naman kasi ang ano, ang isang Hellcurt. Eto na, naku po, grabe naman, last insanity pasok in, pero patay, buhay yung bata. Siguro ko ako yung BSB, sabi ko, ba't ba hindi mapatay ito si Iba DJ? Grabe po position. Pero anyways guys, ito na si Blank yata. Halos walang buhay dito. Crowd control is being taken up here by this Grok ng Signal Ultra. Pero si Chujin, man, ito na may mga hero na nakagluta tayo. Pero pumasok guys, naramdaman. Oh, what a kill! May hate dito. Pero si Wilson tumatakbo lang din naman. Ito na, takbuhan. Pero dash away for this Hellcurt ngayon sa ating laban. Si Rhea nakaready din for the backup. Si Chujin dito, nakapagluta tayo na. Mga kaibigan, kasi nga lang nasuntot sa ilalim ng Torres si Wilson. Oh, sunog mga kaibigan, pati ang balat. Pero ito, naku po si Chujin, wala na rin buhay din, pwede nang patayin. Ayun, na Tapi Ballers and another one, last three members for BSB, former members for Signal Ultra. Ito na si Blank dito, napasubo na lang din, wala nang buhay, pero wala din naman damage ang BSB. Ang kaya lang gawin dito muna ng BSB so far, dumepensa pero not, pero hindi para ubusin lahat ng players ng Signal Ultra. Nang pasok, totally parang no escape ka na. Literal na talagang error na siya. At pwede balik tayo ng kalaban. Pero anyways guys, shoutout nga pala sa ating 8.3k viewers. Dahil meron tayong giveaway sa inyo lahat. So next series natin guys, NXP versus Onyx PH. So sa mga nagko-comment dyan, ayan, rambula na naman po tayo sa comment section habang nanonood ng mga laban ng favorite teams nyo. Pero anyways, 27 minutes ngayon. This is just game number two. Grabe, oo nga, no? Game number two pa lang to. At level 4 Lord na po ito. All three Lords kanina sa Signal Ultra lang talaga napunta. Pero meron namang retribution si Shider Cute. Hindi lang nila makapitalize kasi nasu-zone out sila ng ibang heroes ng Signal Ultra. But I think this is the timing na yata. Mga kaibigan, pumapalag na rin ang BSB this time. So, ang problema... Oops! Ayun, si Wilson! It's a trap! Nako! Hindi kami maglo-Lord! Oh, eto lang. Combo, mga kaibigan, nakita natin dito, mukhang susuko na yata ang bataan, pero kita natin, grabe yung shield talaga ni Chujin dito, patay. Man. And Kukai, patay na rin, 2 men down for TBSB. Si Shider Cutie dito, aalis na rin, at si Blank with that power of nature, guys. Possible for Signal Ultra, secure nila yung Lord, para sure. Mm-hmm. Pero, huwag niyo nakakalimutan na meron ding X-Board na pwede mag-try with that last insanity para mag-invade. So, kailangan... Level 4 to ha, so level medyo 4. Matagal to at masakit if ever. So sa ibang players din sa Signal Ultra, kailangan ma-zone out talaga nila dito yung TBSB kasi konting-konti nila ang buhay. At dito na, hindi umabot guys. And Lord, level 4 Lord has been secured here by Signal Ultra ngayon sa ating laban. We have 23 seconds plus 10 seconds bago mabuhay si Wilson at si Kukai. Si Chujin nandito na naman sa bottom lane guys at hindi pa rin tapos ang ating laban. Ito na, naku po, ginamitan ng Dark Knight Falls pero naku po, sinatalya muntik nang mamatay. Pero with the help of invisibility, patay si Trevor lang din naman, mga kaibigan. Naku po, tatlo lang natitirang buhay for BSB. Ito na yata ang pangtapanabla ng Signal Ultra for this game number 2. But it's a no. Naku po, yung top lane dun, kailangan depensahan ng konti. Pero mabilis lang, binasag ng mga minion, ha. Naku, ito na Lord sa middle lane. Ladies and gents, tingnan natin for BSB. Kaya pa kaya ang depensahan to. Level 4 na to eh. Baka umiskill na to dun sa ano nila sa... Oo. Oh, ito na dumiretso, no? Oh. Yung kaninang blagaboom diretso dun sa ano, no? Oh. Sa base nila. Ito na hampas mo sa ano eh. 7 seconds bago mabuhay ang PNK. Very crucial si PNK kasi additional na pang defensive fortress talaga siya dito for a BSP. Pero anyways guys, ito na last insight kay Demon. Tapos. Pero kita natin pumasok agad si Chujin guys at ito na nga ang sinasabi nating
Almost! Madedefend ang BSB yata yun, Lord Grabe. Ben! Kita natin! And that is it! Monster kill na pala si Kukai, directed calls para sa Hellcurt, para si Rhea, tower lang kay Rhea, tower lang kay Rhea! Oop! Si Rhea, wala pangpon si Rhea! Oh! Diyos ko mio, Ginoo, mga kaibigan! Look at that! Signal Ultra with a 1-1 score against BSB.